Sa tingin natin mga Lods, maganda na nga ang tinatakbo nitong Gilas Pilipinas program under Coach Tim Kun. Kaya ngayon ang East BP o Samahang Basketball ng Pilipinas ay naghahanap ng panibagong presidente. Ito ngayon mga Lods ang ating pag-uusapan sa video natin ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa King Munting YouTube channel, humingi po ako ng like, share and subscribe. Maraming salamat. Ngayon unahin muna natin pag-usapan ang naging laban ng ating Gilas Pilipinas sa katatapos lang na FIBA Olympic Qualifying Tournaments, kung saan nakalaban natin ang bansang Brazil sa semifinals at natalo tayo sa score na 60-71. Maganda sana ang umpisa ng Gilas Pilipinas, ngunit mga Lods ay napigilan ito ng Brazil sa dahil nga sa magandang taktika na ginawa nila. Ayon kay Coach Tim Kun nga mga Lods, we don't want to make excuses, but losing kay Soto was a big for us because itong na-force nga itong si John Mar Fajardo para mag-overlay yung minuto ng kanyang ginagawa nga dyan sa Gilas Pilipinas nga mga Lods. So kapansin-pansin nga natin mga Lods na humaba nga ang naging minuto nitong 7-time MVP ng PBA na si John Mar Fajardo. Kaya ito yung tinutukoy ni Coach Tim Kun na naging problema ng Gilas Pilipinas dahil masyado nga napagod itong ating 7-time MVP na si John Mar Fajardo. Narito nga mga Lods sa maging pahayag ni Coach Tim Kun sa report ng spin.ph, we were just lacking a big. We had to overplay your frontline more than anything. John Mar got really tired having to battle number 51 and number 6 of Brazil. So ito nga mga Lods ang sinasabi niya, yung banging nga dito sa dalawang big ng Brazil, itong si Cristiano Felicio yung number 6 at saka number 51 na si Bruno Caboclo, which is may mga NBA experience tong dalawang players na ito mga Lods. At ito pang sinasabi niya mga Lods, but bottom line is we were not good enough. We got to be better. We are trying to tell ourselves that almost is not good enough. So yun nga sinasabi, almost winning, hindi sinasabi ni Coach Tim Kun na hindi nga ito sapat. So ngayon mga Lods, pag-usapan na natin itong nalalapit na pagpapalit ng SBP President. Ngayon mga Lods, ayon nga dito sa maganda na nga yung tinatakbo ng ating Gilas Pilipinas program under Coach Tim Kun, nagkakaroon na naman ngayon ng panibagong dilima itong presidency ng Samahan ng Basketball ng Pilipinas, dahil ayon nga sa naging report ng spin.ph ng mga Lods ay sooner or later ay magre-retiro na nga itong SBP President na si President Alpan Lelio. Kaya ngayon mga Lods ay urgent nga naghahanap ang Gilas Pilipinas o itong SBP ng panibagong President. Ayon pa nga dito sa pasabong ni Snow Badwa, did you know that colleague league told me Chot Reyes is applying for SBP presidency? So dito mga Lods, dahil sa mababakante nga itong SBP President ng ating Samahang Basketball ng Pilipinas, dahil sa nalalapit na pagre-retiro nga nitong si President, SBP President Alpan Lelio, sinabi ni Snow Badwa sa kanyang report o itong pasabog niya na palihim na nag-a-apply nga bilang SBP President itong si Coach Chot Reyes. O itong si Coach Chot Reyes. So ngayon mga Lods, masasabi nating haters ka man o likers ka man ni Coach Chot Reyes, ano yung masasabi mo ngayon na nabalita na itong si Coach Chot Reyes ay posible maging SBP next president? So ngayon magkakasama muli sila ni Coach Tim Kun, dahil si Coach Tim Kun nga ang mamahala sa programa naman ng Gilas Pilipinas. So sa tingin nyo ba mga Lods, karapat dapat ba na maging SBP President itong si Chot Reyes o si Coach Chot Reyes? Dahil kung sa kanyang credential, mayroon ba talagang maibubuga itong si Coach Chot Reyes bilang SBP President? At ano ba ang kailangan mga Lods ng opisina ng SBP para tanggapin itong si Coach Chot Reyes bilang SBP President? So may karapatan naman talaga mag-apply itong si Coach Chot Reyes bilang SBP President. Ngayon mga Lods, ang criteria na lang nito ang pagbabasihan nila o magkakaroon sila dito ng butuhan. At mayroon din naman mga Lods iba
mga nagsasabi na hindi karapat dapat si Coach Chot Reyes, may nagsasabi nga karapat dapat si Coach Chot Reyes sa ganyong position dahil sa kanyang experience na rin sa pagtatrabaho. Ngayon mga lords, ay sa dito na sinasabi na itong si Al Francis Chua, ayon dito ka sa naging post ni Chief Kratos, if there will be a new leadership in SBP presidency, so kailangan namin itong si Al Francis Chua, o gusto namin itong si Al Francis Chua. So yun ang pahayag ni Chief Kratos sa kanyang naging post naman mga lords. So sa tingin niyo ba mga lords, itong si Al Francis Chua ay malaki ba ang kakayahan nito na maging SBP president? Dahil ayon kay Chief Kratos nga mga lords, si Al Francis Chua nga yung humawak bilang team manager nga ng katatapos lang na Asian Games kung saan nanalo nga ang Gilas Pilipinas ng Gintong Manila almost 60 dekada nga mga lords, di ba? So ito yung sinasabi na malaki yung kakayahan nitong si Al Francis Chua dito sa opisina ng SBP President. So alam naman natin mga lords na kung gaano kagaling magtrabaho itong si Al Francis Chua, dahil bilang itong hawak nga niya itong SMC Teams, bilang sports director nga ng SMC Teams, nakita naman natin yung improvement mga lords ng SMC Teams dahil dyan sa kanyang paghawak. So nagiging champion contender na yung tatlong kupunan ng SMC. At nung hinawakan nga niya yung Gilas Pilipinas, nagsanib nga yung MVP at saka itong SMC. So naging team manager nga ng Gilas Pilipinas itong si Al Francis Chua. So naipanalo nga nila. Maganda yung tandem nila ni Coach Tim Kun. So ito yung magandang patunay dito mga lods, na kung si Coach Chot Tim Kun or Coach Chot Reyes or either itong si Coach dating coach Al Francis Chua yung magiging bagong SBP president, yung magiging komportable ba dito si Coach Tim Kun na ito yung magiging bagong SBP president. So sa tingin ko naman mga lods, kasi nakatrabaho naman pareho ito ni Coach Tim Kun, maybe siguro mga lods, maganda rin naman ang magiging team up nila dito. So ngayon mga lods, kung mayroon kayo mga komento at suggestion regarding dito sa panibago nating basketball updates at lalong-lalo na dito sa pagpapalit ng SBP President, so i-comment nyo lang dyan sa baba mga lods kung sino sa tingin nyo dito sa dalawang pinagpipilian. So itong dalawang gentleman na pinagpipilian, kung sino ang mas karapat dapat na maging SBP, next SBP President ng ating samahan ng basketball ng Pilipinas. So i-comment nyo lang dyan sa baba mga lods. So maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking munting YouTube channel. God bless you all. Bye-bye.